ganda talaga ng mga ibon na to. Para malaman din natin yung mga ways kung paano ma-gender yung mga African lovebird. So hintayin nyo para makita nyo yung actual na pag-DNA kay Binay. Hindi niya matutukoy yung mutation ng ibon, ha. Hindi niya matutukoy kung opaline ba yan, kung may karga ba yan ng opa. Kaya pag sinabi ng seller sa'yo na sure hand dumidi pa na, maniwala ka doon, sure hand yun. Tsaka yun nga pala, nalimutan ko yung sex link. Ito, importante rin to. Yung sex link, sure din yun. Ito, nakarating na kami ni Binay dito sa ALNC, All Three Supply. Napanalunan lang to ni sir sa ending. Napakaswerte. Ayun, tinusok lang. Hindi na ni-nail cutter. Yung iba ni-nail cutter eh. Oo. Yan, nagdugo. Pula naman yung dugo ni Binay, hindi naman green. Update tayo. Gaganda talaga ng mga ibon na to. Ngayon, naka-schedule tong si Binay para sa DNA. Si Binay, ayan o, yung albino, yung bagong bili natin galing kay Sir Tufir. Pinangalanan ko siyang Binay kasi kulay puti siya, albino. Hindi si ano, ha, Vice President Binay. Maya, kukunin ko na yan si Binay. Dadaling ko yan doon sa Novaliche sa ALNC Poultry Supplies. Doon yung venue nung magdi-DNA. Samahan nyo ako, ha, para malaman din natin yung mga ways kung paano ma-gender yung mga African lovebirds, tsaka kung paano kukuhanan to ng DNA. Alam ko kukukuhan to eh, tas paduduguin. So hintayin nyo para makita nyo yung actual na pagdi-DNA kay Binay. Ito, nire-ready ko na yung mga gagamitin. Pinaliguan ko na muna yung carrier na paglalagyan natin kay Binay. Para naman presentable siya sa vlog, no? Ang kinuskus ko pa yan, ayan, no? Alam ko, kakalawangin to, katagalan, kasi nga, binasa ako, eh. Peppervent na lang natin, nakalawangin siya, no? Okay, sige, kailangan kasi malinis, kasi sa buong video, makikita tong cage na to, eh. Madumi na rin kasi. Kwento ko lang sa inyo. O, konting kwentuhan lang, ha. Yung para sa mga newbie kagaya ko. So ito yung mga i-share ko sa inyo. Disclaimer lang, natutunan ko lang din to, ha, sa kakapanood ng YouTube. At saka syempre nag-research din. Saka nakikipagkwentuhan ako sa iba't ibang mga breeder, sa Bukawi, sa online, ayan. Bali yung pagdi-DNA, ito yung pinaka-accurate na way kung paano ma-gender yung mga African lovebirds. Hindi lang yung mga African lovebirds, yung ibang mga hayop din na mahirap matukoy yung gender. So matutulungan tayo ng pagdi-DNA. 99.9% yan. Malalaman nyo kung babae o lalaki yung African lovebirds nyo o yung mga ipapa-DNA yung mga pets. Papa-DNA ko to si Binay para hindi na ako manghula, hindi na ako maghintay na mag-matured siya para makita ko yung DNA o yung gender niya. Kasi ano to eh, in-out sa akin to ni Sir Tufir, si Sir Topper. Shoutout sa'yo, Sir Topper. 3 months old to. Going 4 months na siguro. Bali yung DNA, ang matutukoy lang niya totally is yung gender o yung kasarian ng mga ibon o yung African lovebirds na ipapa-DNA nyo. Gender, eto yung babae o lalaki ba yung ibon nyo. Hindi niya matutukoy yung mutation ng ibon, ha. Hindi niya matutukoy kung opaline ba yan, kung may karga ba yan ng opa, kung danfalo ba yan, kung split ba yan sa kung anong mutation, gaya ng ino, gaya ng pale fallow. Hindi niya matutukoy yun. Bali, ang matutukoy lang ng DNA yung gender talaga, yung kasarian, yung sex ng inyong mga alaga. Hindi ko lang alam kung matutukoy din yung age, pero alam, ang sure na sure yung gender, sigurado yun.
So may iba't iba pang ways kung paano matukoy yung gender ng mga ibon, no. Ito yung isa pa. Yung hihintayin mong mag-matured yung ibon mo. Ayun, kasi ayoko nang hintayin, medyo matagal pa. Mga 6 months magmamatured yung mga ibon eh. Yung cock alam ko 5 months, yung hen mga 8 months. So sa case nito ni Binay, 3 months pa lang to, matagal kasi yung hihintayin ko. Gusto ko kasing parisan na to. So kailangan kong malaman yung gender niya para maalam ko rin kung ano yung gender na ipaparis ko sa kanya. Syempre opposite sex. Medyo mahirap kasi kung magpaparis ka tapos hindi mo alam yung gender. Malay mo, napakatagal mo nang hinihintay, parehas lalaki pala o parehas babae, di ba? Sayang yung panahon. Ngayon, yung pag-gender, pag hinihintay mo mag-matured, syempre yung mga kak, kapag nag-matured yan, iingay nitong mga to. Hey! Yung mga kak, pag nag-matured yan, meron kasing mga kak na inaasawa yung perch, o kaya kinakasta yung perch. So yun yung mga sign na kak sila, ganun, sure na yun. Magkaganong inaasawa yung perch o kaya kinakasta yung perch. Makikita daw natin yon within 5 months kung matured na yung ibon. Pag naggawa ng mga ganong movement o mga behavior na ganon, kak yun, sure. Tapos sa hen naman, nagmamature daw yung hen 8 months pataas. So sa hen makikita mo talaga, nakakita na kasi ako nung dumidi pa. May ibon ako ditong matured na dumidi pa. Kaya pag sinabi ng seller sa'yo na sure hen dumidi pa na, maniwala ka doon, sure hen yun. Kasi nakikita yun ng mga mag-iibon na dumidi pa. Ako yung nakuha kong lutino na pinaris ko sa Opaline Post Ino, sure hen talaga yun. Sabi sa akin ng seller, ayun nga, dumidi pa na. So nung nakuha ko yun, talagang eto nga, nag-iitlog na, diba? Nakapisa, kaso nilanggam. Ayun, kapag ka matured yun, makikita nyo yung mga ganong behavior, sure yun yung mga ganong sign. Isa pang way ng pag-gender, yung sa pelvic, o yung tinatawag na kapa. Bibigyan ko lang kayo ng konting kaalaman ko, ha. Kasi nakapagkapa-kapa na rin ako, napanood nyo naman doon sa Bukawi. Yung pelvic, o yung sipit-sipitan na sinasabi, kapag kahen daw, malambot na maluwag. Ganon yung mga karakteristik nung pelvic nung hen. Ganon. Pero makukuha nyo yun, malalaman nyo kapag medyo matured na yung ibon. Ay, nag-aaway oh. Kapag cock naman, ang pelvic daw ng cock, masikip tapos medyo matigas. So na-experience ko na rin yun, nakakapana ako ng ganon. Yun nga, kapag matured, dun yung mga suisigurado yung sa pagpe-pelvic. Ano pa ba? Kasi meron din, pero sumasablay yun na yung pagpe-pelvic na yun. Hindi talaga 100% accurate yung mga ganun. Kumbaga parang ano na lang din yun eh. Kumbaga subok lang, subok. Hindi rin 100%, pero tumatama yun ha. May mga case na tumatama yun yung sa pelvic. Lalo kapag matured na yung ibon. Talagang nakikita ng mga veterans kung ano yung gender sa pagpe-pelvic pa lang. Tapos isa pang way ng pag-gender sa itsura ng ibon. Lalo na yung mga matatagal na sa pag-iibon. Kahit bata pa yun, alam na nila sa itsura pa lang. Sabi nila malaki daw ang ulo ng hen. Tsaka yung size, malaki talaga yung mga hen. Sa ngayon, ayun pa lang yung parang pinaka-batayan ko yung size. Kasi kita talaga eh, pagka yung hen malaki. Ay, pagka malaki yung ibon, lamang sa hen yun. Pero minsan may malalaki rin cock ha. Yung mga tinatawag nila na big size. Pero mostly, malalaki talaga ang mga hen. Tapos yung mga ulo nila, malalaki din. May mga markings yan eh, para malaman mo kung babae o lalaki yung African lovebirds. So yun nga no, sa physical appearance makikita rin yung gender. Pero ulit ko, hindi nga accurate.
kinakailangan talaga ng matagal na experience para masabi mo na yung itsura ng ibon kak o hen. Kahit yung mga legit na breeder, mga matatagal ng breeder, nagkakamali din doon. Ano pa ba? Yung sinasabing pendulum, hindi ko pa natatry yun, pero itatry ko para dito sa video. Yung magtatali ka ng sa sinulid, itatali mo yung karayom, tapos itatapat mo sa ulo ng mga ibon. Kapag yung karayom gumalaw, paikot, babae daw yun. Kapag gumalaw siya ng parang kumbaga back and forth, forward, backward, lalaki daw yun. Hindi ko pa natatry yun, pero itatry ko. Ah. Bibidyoan ko yun. Baka pagka na DNA si Binay, saka ko yun gagawin para malaman natin kung accurate ba yun. O talagang ano lang siya, nagkakataon lang. Ano pa ba ng ang ways para ma-gender yung mga ibon? Sa behavior, isa pa sa behavior ng ibon. Mostly kapag ka matatapang yung mga ibon, hen yun. Kasi mga hen territorial. Territorial talaga yung mga hen. Makikita mo yan, nakikipag-away talaga. Hindi pinapasampa sa perch yung mga possible mong kak o yung mga kasama niyang ibon sa cage. Hindi niya pinapasampa sa perch. Away ng away to ah. Tapos yung behavior, yun nga yung sa tangkay ng malunggay. Bigyan mo raw ng tangkay ng malunggay. Kapag nagkutkut yan, naghakot yan, masipag maghakot. Sa bagay, dalawa naman naghahakot eh. Pero mas masipag lang yung hen. So pag naghakot yan ng todo, hen yan sigurado. Makikita mo kasi yan eh. Ang sipag talaga. Yung hen ko rito, masipag talaga maghakot yun. Kahit siya lang naghahakot, minsan kayang-kaya niya. Yung kak parang nagngangat-ngat lang ng tangkay ng malunggay o yung sanga ng malunggay. Pero yung hen talaga, masipag, naghahakot talaga. So pag nakita nyo ganun yung behavior ng hen, ay nung ibon, hen yun sigurado. Tsaka pagka matapang, hen yun. Tapos sabi naman nung isang breeder sa akin, si Sir Nest, yung nalimutan ko yung pangalan, si Sir Herman. Yun. Kapag ka maingay daw yung ibon, lalaki daw yun. So inobserbahan ko naman dito sa ibonan, ayun nga, yung lalaki ko dito napakaingay, huni ng huni, parang naghahanap siya ng ano, ng parang mating calls nila, parang huni nila kapag ka gusto makipagmate. Ganun yung lalaki. Tapos isa pa, kapag sinusubuan, babae yun. Ang nagsusubo, yung lalaki. So, yun lang yung mga masishare ko sa inyo. Ha. Disclaimer lang, based on experience lang to, tsaka sa mga napapanood ko sa YouTube. Ayun yung mga kinikwento ko sa inyo ngayon. Sana tumama. Pero ang pinaka-accurate talaga, ipa-DNA nyo, yung ibon. O, kung masipag naman kayo, hindi man kayo nagmamadali, hintayin nyo mag-mature yung ibon para makita nyo yung mga sure na sign na tama yung gender nila. Tsaka yung nga pala, nalimutan ko yung sex link. Ito, importante rin to. Yung sex link. Sure din yun. Sure din yung sign ng sex link, ha. Bigyan ko kayo ng sample. Yung sex link, yung sa parisan yun, eh. Ito, example. Halimbawa, nagpares ka. Parehas opaline. Both parents, opaline. Yung tinatawag nilang back-to-back opaline. Lahat ng ilalabas nun, puro opaline na yun, sure yun. Pero pag nagpares ka ng, halimbawa, opaline yung lalaki, hindi opaline yung babae, ang iaanak nun, lahat ng magbibisual o magiging itsura o talagang sure na opaline, puro babae yun. Ngayon, yung hindi magbibisual o wala sa itsura nila, mukhang normal lang, sure lalaki yun, pero may kargang opaline yun. Split siya sa opa. Yun yung sinasabing split opa kak.
Ayun yun. Kapag ang lalaking parents eh offline, tapos yung babaeng parent eh non-offline. Yung mga ilalabas nila, inuulit ko, lahat na magbi-visual na offline, puro babae yun. Yung non-visual na offline, normal lang, lalaki yun, pero split sa OPA. So, yun lang yung konting kalaman ko dun sa sex link. Pero mas prepared ko talaga yung DNA para mabilisan na. Kasi yung sex link, medyo magulo pa yun eh. Kapag hindi mo alam talaga yung chart ng sex link ng offline, babalik-balikan mo pa yun. Tsaka kung hindi ka sure na offline nga yung parents, medyo magulo pa. Kailangan doon sure na yung mutation ng ibon mo, yung pinagpapares mo, sure na offline yung isa doon. Ngayon, kung baligtad naman, offline yung babae, non-offline yung lalaki, lahat ng iaanak nilang lalaki, wala silang magbi-visual na offline. Lahat lang nung iaanak nila, yung mga lalaki doon, split sa offline yun, automatic. Pero yung mga babae, wala, normal lang talaga, walang kargang offline. Okay? Sige, huliin ko na to si Binay para makabiyahin na kami papunta dun sa Novaliches, dun sa venue nung magdi-DNA. Okay, maraming salamat sa pakikipagkwentuhan, mga idolo, cut video. Eto na si Binay, nandito na siya sa loob ng bagong linis na carrier. O, kitang-kita nyo naman, o. Oh. Ang linis, bininyagan agad ni Binay, o. Oh. Papunta na kami ngayon sa ALNC Poultry Supply, dun sa Novaliches. Dun yung magiging venue nung magdi-DNA. Bale, dumayo lang din yung magdi-DNA dun para makuha niya lahat ng mga magpapa-DNA dun sa poultry supply na yon, sa ALNC. So, babiyahin na tayo. Hindi ko alam kung ilang days ang result nung DNA. Isisend na lang sa akin yon sa messenger. So, mga ilang araw lang, no, makikita na natin o malalaman na natin kung ano ba talaga si Binay. Babae o lalaki? Jeju Marba o Nancy? De joke lang. Kaya siya tinawag na Binay, kaya ako siya pinangalan ng Binay kasi albino siya. Albino, Binay. Okay. Cut na. Ito, nakasakay na kami ni Binay ng bus papuntang Commonwealth. Malapit kasi dun sa Sauyo Elementary School yung venue ng DNA, yung ALNC Poultry Supplies. Ito si Binay, oh. Nakalagay sa Pure Foods Fiesta. Eto, nakarating na kami ni Binay dito sa ALNC Poultry Supply. Ayan, oh. Eto si Binay, oh. May mga cage din pala dito. Mamaya tanongin natin presyo ng mga product nila dito. Para kids tsaka halves to hiring. Ayan, oh. Ay, sige, prepare ko muna to. Oh, gutumin ko muna kayo, ah. Kain muna tayo. Wala pa si Sir Daryl, eh, yung magdi-DNA. Ito, solid lugaw with egg. Tapos aanghangan natin yan. Dito yan, katabi lang ng ALNC Poultry and Pet Supplies. Ito, ang lupit na ito. Blue Opa Dilute. Abete. Ah, sige, sige, salamat. Gando. Napanalunan lang ito ni Sir sa ending. Napakaswerte. Antaya, 100 lang. Swerte nga. May Opa Dilute ka na, blue, ang ganda. Kulay ulap. So, ito na, no, dumating na si Sir Daryl. Nakapag-prepare na siya. Ito yung procedure ng DNA. Sir Dar, konting details, Sir Dar. Yun. Bale, mga sir, mga ibon. Kukunin lang natin yung mga details ng ibon natin. Katulad nung leg band.
Yan, kailangan yung leg band, kung may leg band yung ibon, i-record din doon sa DNA. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Ngayon, simple lang naman pagkuha ng blood sample sa DNA natin. Magpiprick lang tayo dito ng isang... Ito, nakasalang itong napakalupit na blue opa dilute. Magpiprick lang tayo dito ng blood sample. Ilalagay natin dito sa isang... ano ba ito? Ayaw lumabas. Ayan, isang... paper for ano yan, for blood sample talaga yan. Yan, isang prick lang. Pagka tumugo, ayun, tinusok lang, hindi na ninail cutter. Yung iba ninail cutter eh. Oo, pwede naman din yan. Kaso problema, minsan kasi pagka nagkamali ka ng tusok, baka tuloy-tuloy yung dugo, hindi tumigil. Ito, tinusok lang. Oh, lalagay lang natin dyan yung sample. Ganda talaga ng ibon na to. Lalagyan natin ting petroleum jelly. Okay na, tapos na. Oh, yun, tapos na, ganun lang. Pagkatapos nung pagkuha ng dugo, petroleum jelly, papahidan. Para hindi magkaroon ng bakterya. Ayun. Ayan, isisil natin para hindi na natin mawala yung sample. Sir Dark, details mo, sir, taga saan ka, sir? Ah, Valenzuela ako. Oh, taga Valenzuela lang si Sir Dark. Pangalan, sir? Daryl Ramos. Ayun. Kontakin niyo si sir kung gusto niyo magpa-DNA. Sige sir, salamat. Kasi dyan na sir, nalit tayo, nagkaroon ng abiri sa bahay. Ang DNA mo sir, 350 no? Oo. Oh, 350 lang. Eto na, isasalang na si Binay. Sana hindi siya mangagat. Eh, nangangagat oh. Kanina rin, nung inuli ko yan, kinakagat ako eh. Tatlong beses yata ako nakagat. Ganyan lang naman, paghawak, para hindi ka makagat, iipitin mo lang yung leg nila, pero ilalayo mo. Kasi, kasi hindi mo siya sasakalin, kumbaga parang control mo pa rin, pero iaangat. Mm-hmm. Pag makakagating ka na, magagalaw mo yung daliri mo, sir, no? Ayan na. I-click natin. Tutuliin na. Simple lang. Prick lang natin yan. Ilang buwan na ba ito si Binay? Very good si Binay ah. Tatlong buwan daw eh, sabi ni Sir Tufir. Shoutout sa'yo Sir Tufir, Pet Shop. Yan, nagdugo. Pula naman yung dugo ni Binay, hindi naman green. Ayan. Mahina. Mahina yung dugo. Ayun. Boss! Wait lang, tapusin ko lang ito ah. Explain ko sa'yo ah. Malapot ang dugo ni Binay. Ay lumabas. Yan. Yun, ang dami. Ganyan lang. Actually, ganyan lang naman. Walang problema. Ayan, okay na yan ganyan, sir. Oo. Tapos, lagyan natin ng petroleum jelly. O yan, nakaraos na si Binay oh. Ang DNA sir, 99.9% accurate, no? Oo, accurate po yan. So, kasi, yun. Kung ano yung result niyan, yun na talaga gender niyan. So far, wala pa naman na tayong nagkakaroon ng problema sa ano. So, yun ha, 99.9% accurate yung DNA. Sir, ang result natin, papadala kasi natin yan sa LBC, through LBC sa Parañaque. Ngayon, pagka dumating dun yung result, ay yung... yung mga blood sample, doon pa lang tayo bibilang ng 2 to 3 days. So for example, Monday ko pinadala, siguro darating yan na mga Tuesday or Wednesday na umaga. Ngayon, probably, tatakbo yon kinabukasan, siguro mga Friday or Saturday results. Ganun lang ang results niya. Oh, mabilis lang din. Kung di kayo nagmamadali, mabilis lang yan. Saan nyo nga pala ipapadala yan, sir, yung blood sample?
sa DNA Lab talaga, sir. Na ayaw itikim. Abroad, sir? Ha? Abroad? Hindi, dito na. Local na lang tayo. Ah, local lang. Oh, meron pala local eh. Oo. Meron din nga, international, Taiwan. Kaso, mas matagal yun. Hindi. Halos ano lang din, kaso may additional payment. Ah, okay. So, local to, local. Yan si Binay, oh. Masigla pa rin siya. So, Sir Daryl, maraming salamat po. Maraming salamat din. Ito si Sir Anthony. Maraming salamat, Sir Anthony. Pauwi na kami ni Binay. Congrats, Binay, ha. Nakaraos ka na sa DNA.